Magandang umaga po. Good morning ulit. Welcome ha, parang hindi kayo taga rito. Welcome, dahil dumami tayo, konti. At sana ay tuloy-tuloy lang ang ating pagpupuri sa Diyos. Haba-haba no, mahaba yung binasa natin na Ebanghelyo. At kung titingnan pa natin, mula pagpasok sa Jerusalem yung binasa nating Ebanghelyo at idudugtong natin dito, ano ang kulang? Ang kulang ay ang paglilibing kay Jesus at muling pagkabuhay para mabuo yung istorya ng pasyon ng Panginoong Jesus. Pag sinasabi nating pasyon, pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Sa seminaryo kami, dinadrama pa yan. Mayroong tumatayo na mga Pilato, Herodes, at nagpapalita ng kwento dahil nga mahaba, kaya inaawit pa ang pagbabasa sa Ebanghelyong ito. Gusto ko lang na linawin yung pangyayari. Ito ay namang nangyari sa kapistahan ng Pasko. Ang Pasko ay pagdiriwang ng mga Hudyo, paggunita sa paglaya ng Israel mula sa Ehipto palabas, at pupunta sila sa lupain na ipinangako ng Diyos, na lupain na umaagos ang pulot at masaganang lupain, flowing with milk and honey, ang ipinalalarawan, masagana na lupa. Pero bago nakarating ang mga Israelita, 40 years muna silang umiikot-ikot sa ilang. At pagkatapos ng 40 years, nakapasok sila sa lupang ipinangako na dumaan sa Jericho. Ang Jericho ay lumang lungsod na pinasok nila, na bumagsak ang buong lungsod sa kanilang pagpasok. At mayroong tinatawag na Jericho March. Ano yung March ng Jericho? Upang matalo ang kalaban nila sa lupa ng Jericho, nagmarcha silang paikot-ikot, paulit-ulit, hanggang bumagsak, gumuho ang mga pader at mga bahay ng taga Jericho. Yun ay Jericho March. Isang paglaban na walang gamit ng itak, sibat, pana, ngunit nagmamarcha lang sila at natalo ang Jericho. Yan ay tawag ngayon na ang Jericho March ay maaring gawin ng mga makatarungang mga tao laban sa mga masama. Ang Jericho, malapit lang sa Betfage o Bitanya at Bitanya. Bitanya nasa kalagitnaan ng Jericho at Jerusalem. Ang Jericho ay lugar ng mga kalakalan sa panahon ng Panginoong Hesus. Kaya maraming nangangalakal doon at marami ding namamalimos. Kaya pinagaling ni Hesus ang isang bulag sa Jericho. Pero ang Jericho ay larawan ng hati ng katangian ng tao. Mayaman
at mahirap, ngunit nang pinagaling ni Jesus ang mahirap na bulag, ang ibig sabihin, pinapanigan niya ang mga mahihirap. Pagdating nila sa Bitanya at Bitbahe, papasok sila sa Jerusalem. Inuutusan ni Jesus ang dalawa niyang alagad na puntahan sa Nayon, sa unahan ng Bitanya at Kalagan. Tanggalin ng tanggalin ang tali ng asno. At dalawa dito ang asno, yung ina at anak. At kapag sinabi niya na kung tanungin bakit kinakalagan yan, ang sabi niya, ang sabihin sa may-ari, kailangan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, yung tao na yon ay sumusuporta sa kausa ng Panginoong Jesus. Walang reklamo, pinadala. Dalawang asno. Ang sinakyan ni Jesus ay yung asno na hindi pa nasasakyan yung bata. Larawan ng malinis na puso. Malinis ang hangarin. Sa pagpasok sa Jerusalem, nagsisigawan ng mga tao sa isang malinis na layunin. Ang layunin ay palayain ang mga Hudyo sa kamay ng Imperyong Romano na naghahari sa bayan ng mga Hudyo. Ang ibig sabihin noon, alipin sila ng Imperyong Romano at kailangang lumaya. Yun ang hinihingi nila sa Panginoong Jesus. Palayain sila. Ngunit iba naman ang nasa utak ng Panginoong Jesus. Palayain at iligtas, may dagdag na. Kapag iligtas ang mamamayan ang mga tao, hindi lang Jerusalem ang dapat maliligtas. Dapat ang maliligtas ang buong sangkatauhan dahil yun ang plano ng Diyos. At paano maliligtas ang sangkatauhan kapag hindi siya mamatay sa krus? Walang maniniwala sa kanya na siya nga ang tagapagligtas kung hindi siya mabuhay muli. Kailangan niyang mabuhay muli at yun ang sinasabi niya. Pero walang pagkabuhay muli kung hindi siya mamatay. Katulad natin, ang ating kamatayan ay dahil sa kasalanan. Magkasala tayo dahil at nakatakda na sa atin na tayo'y mamatay dahil makasalanan tayo. Ngunit ang ating pananampalataya ay magbibigay sa atin ng pag-asa na tayo'y mabuhay, tayo'y iligtas ng Diyos at makakasama sa Kanyang kaharian. Okay na sana, no? Pwede bang itigil ko na yung sermon? Parang maganda na yun, no? Pero, dagdagan ko na lang ng konti. Sa buong binasa natin, Lucas 23:1-49, inilalarawan kung paano yung paghatol kay Jesus, at sa kalagitnaan ng paghatol, mayroon pa siyang iniligtas. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Malinaw yon. Ngunit ang kamatayan sa mga batas ng Hudyo, kapag ikaw ay hahatulan ng kamatayan, mabigat ang iyong kasalanan. At ang kasalanan sa batas ng mga Hudyo, kapag nahatulan kang mamatay, ang iyong kasalanan ay nilalapastangan mo ang Diyos. Sa English ay blasphemy.
Anong ibig sabihin nun? Sinisiraan mo ang Diyos, dinumihan mo yung pangalan ng Diyos, lalo na pag inaangkin mo na ikaw ay Diyos, nilalapastangan mo ang pangalan ng Diyos. At yun ang akusasyon, yun ang paratang ng mga Hudyo kay Jesus. Dahil kalapastangan ang iyong hatol, papatayin ka sa pamamagitan ng pagbato. Batuhin. Hanggang mamatay. Ngunit nais ng mga punong pari o mga Sanhedrin na mas mabigat pa ang kanyang kamatayan. Dahil noong panahon na yon, kapag lumabag ka sa batas ng mga imperyong Romano, ang iyong kasalanan ay may hatol na ipako sa krus. Hinatulan na siyang mamatay sa pamagitan ng pagbato. Pero para sa mga Hudyo, hindi sapat. Kailangang ipako sa krus. At dito papasok ang political na issue. Bakit? Mamatay si Jesus na ipako sa krus na ang parusa ay political crime. At ang political crime o krimen na nagawa ni Jesus ayon sa mga Hudyo. Sinusulsulan niya ang mga tao na huwag magbayad ng buwis sa emperador. At sinabi pa niya na siya daw ang hari. Ibig sabihin, walang saysay ang Imperyong Romano sa kanilang panahon dahil mayroon ng hari, bagong hari. At ang ibig sabihin nun, rebellion ang kaso. Ang rebellion sa batas ng mga Imperyong Romano ay kamatayan. Kaya, hinatulan siya ni Pilato na mamatay. Ang hatol na yan ay political. Kaya hindi natin masasabi na hindi nakikialam ang Panginoong Jesus sa political issue, sa political na paglaban, sapagkat ang hatol niya, si Pilato ang humatol sa kanya. Dahil noong panahon, ang Imperyong Romano lang ang may karapatan na humatol ng kamatayan. At hinatulan siya ng kamatayan, nagpalaya siya ng isang revolusyonaryo, si Barabbas. Naghihimagsik laban sa Imperyong Romano, napalaya niya. Habang naglalakad, binigyan ng biyaya niya ang isang tao na galing sa bukit, isang magsasaka, si Simon na taga Sirene. Hinatian ng Panginoong Jesus ang isang taong magsasaka na maging kabahagi ng kanyang sakripisyo, si Simon na taga Sirene. Ang ibig sabihin, ang mga magsasaka ay mayroong malaking tungkulin para sa buhay ng tao, sa buhay ng Panginoong Jesus. Galing siya sa bukid, hindi niya alam kung anong nangyari, pero pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ibig sabihin, nakibahagi o ibinahagi ng Panginoong Jesus ang kanyang sakripisyo at paghirap sa isang magsasaka. Hindi lang yun. Mga kababaihan sa Jerusalem. Iba pa yung mga kababaihan na sumunod sa kanya mula sa Galilea. Mga kababaihan sa Jerusalem na tumatangis. Sino yun? Mga crying ladies. Mga kababaihan sa Jerusalem, pag may namatay, sila yung umiiyak.
Sila yung nakikiramay at tumatangis upang makatotohanan yung pagluluksa. Kaya hindi pa namatay ang Panginoong Hesus, iniiyak na nila, inumpisa na nila ang pag-iyak. Kasi yun ang papel nila. Ngunit pinaalalahanan sila ng Panginoong Hesus na mapapalad ang mga baog, mapapalad ang mga sinapupunang hindi magdadalang tao, at mapapalad ang mga babaeng hindi nagpapasuso. Bakit? Sapagkat ang Jerusalem ay magdurusa. Ang Jerusalem ay babagsak. At kapag wala ka namang anak, hindi masyadong mabigat yung iyong pagdurusa. Walang hinagpis, masyadong mararamdaman mo dahil wala ka namang anak. Nangyari ang pagbagsak ng Jerusalem. 30 years pagkatapos, umakyat ang Panginoong Hesus. Bumagsak ang Jerusalem, gumuho ang templo, nasunog ang buong bayan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, mapapalad kayong walang mga anak. Hindi masyadong mabigat ang inyong nararamdaman. Pako na sa krus. Mayroon pa siyang pinalaya, mayroon pa siyang isinama sa paraiso. Pero hindi lahat. Yung lang nagsisisi. Yung lang umaamin na nagkakasala. Yung hindi umaamin, hindi talaga maisama. Ipinapakita ng Panginoong Hesus na kahit ikaw ay nakabayubay sa krus dahil sa iyong kasalanan, kapag inamin mo ang iyong kasalanan, nagsisisi ka, mapapilang ka sa mga iniligtas. Pero yung hindi, ay hindi. Yung ayaw umamin, ay hindi. Kasama. Ayaw umamin eh. Kaya wala tayong magawa. Kasi ayaw umamin. Hindi siya kabahagi ng pagliligtas ng Diyos. Mayroon pa siyang iniligtas isa. Komandante o kapitan ng mga hintil. Ang hintil ay hindi Hudyo. Kapitan ng mga sundalo na naroon at nagpuri sa Diyos dahil nakita niya na wala ngang kasalanan ang taong ito. Ligtas din yun, hindi nga Hudyo. At kung ipagpatuloy natin ang verse 450 to 56, hiningi ni Jose na taga Arimatea at ni Nicodemo ang bangkay ni Hesus at inilibing nila sa libingan na hindi pa nalagyan, di pa nalagyan ng taong patay. Libingan na pinagawa ni Jose na taga Arimatea. Sila ay kabahagi ng Sanhedrin. Mayayamang tao. May kakayahan. Iniligtas din yun ng Panginoong Hesus. Kung titingnan natin mga kapatid, sa pasyon ng Panginoong Hesus, marami siyang nailigtas. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, marami siyang nabigyan ng pag-asa upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Simon na taga Sirene na isang magsasaka, mga crying ladies ng Jerusalem, isang kriminal, isang hintil, mga mayaman ay naging kabahagi ng pasyon ng Panginoong Hesus. Ngayon, tanong ko sa inyo, saan sa binanggit ko napapabilang kayo? Siguro naman
Hindi nyo sabihin, wala namang magsasaka dito, Father. Pero sa totoo lang, ang mga manggagawa sa lungsod, bago siya maging manggagawa, galing yan sa probinsya, iniwan niya ang kanyang bukid upang maging manggagawa. Kaya ang manggagawa sa lungsod, dumaan siya sa pagiging magsasaka. Bihira yung mga ganong kalagayan. Pero magtanong kayo sa mga manggagawa sa lungsod, saan sila galing at ano ang kanilang hanap buhay bago sila manggagawa. Kaya sinasabi natin, kabahagi ang mga manggagawa at magsasaka sa pagliligtas ng Diyos. Mga babae, baka hindi naman kayo crying ladies. Hindi kayo umiiyak, pero nakikiramay kayo. Kabahagi kayo sa pagliligtas ng Diyos. Nakikiramay kayo sa kahirapan, nakikiramay kayo sa mga namatayan. Yun ay mapabilang kayo. Ang mga nakikiramay sa paghihirap ng mga tao ay mapabilang. Siguro naman walang kriminal dito. Walang aangkin yan na may nagawa kayong kasamaan. Kaya hindi na natin yan, palagpasin na natin. Pero ang daming kriminal sa ating lipunan, kapag hindi sila magsisisi, hindi sila maging kabahagi ng pagliligtas. Wala namang kawal dito. Pero bilang mga hintil, bilang hindi Hudyo, bilang naging Kristiyano tayo, tayo ay mga hintil nung hindi pa tayo naging Kristiyano. Naging kabahagi tayo ng pagliligtas. Sinong mayaman dito? Mga politiko, may kaya. Mga politiko lang ang mayaman dahil sila lang may pera. Yung walang pera, hindi pwedeng tumakbo sa eleksyon. Kabahagi sila sa pagliligtas kapag tumutulong sila sa mga minahal ng Diyos. Ang kanilang ginagawa, paglibing na lang, ngunit iniligtas sila ng Diyos. Mga kapatid, may mga tao naman talaga na tapat na naglilingkod. Mula Galilea hanggang Jerusalem, hanggang krus, sumasama sila sa Panginoong Hesus. Mga tapat, iniwan ang kanilang ari-arian upang maglilingkod sa Panginoong Hesus. Marami pang tao yang katulad nila. Marami pa. At asahan natin na gagawa sila, kikilo sila upang tapat na maglilingkod. Nung retreat namin, noong April 6, ang aming kinuha sanang speaker ay si Sunny Africa ng Ibon Foundation. Ngunit gabi ng Sabado ay nag-chat sa akin na hindi siya pwede. Kaya naisip ko ang isang kaibigan, minisage ko kung nandito ba sa Maynila. Sabi niya, "What's up?" Sabi ko, "Iligtas mo naman ako. Ikaw naman ang magligtas sa akin. Wala kaming speaker sa Martes, ade Miyerkules." Pumayag. Linggo, Lunes, dalawang araw na lang, pumayag na maging speaker para lang maging makabuluhan ang aming retreat. Naligtas nga niya ako. Kaso lang kung malalaman ninyo ang pangalan ng nagligtas sa akin, baka sabihin niya, "Naku, Father, sila yung niriritan." Pero hindi ko ikakahiya ang nagligtas sa akin
bayan muna Congressman Carlos Zarate. Ni hindi ko naman siya kaibigan-kaibigan, pero nang minisage ko tumugon. Yun nga lang ang kapalit. Nag-iwan siya ng mga pamaypay. Dami! Paano ko yan i-distribute? Kaya dala ko yung iba na sa likod, nainitan kayo, pwede kayong kumuha ng pamaypay, andyan lang sa likod, nakalagay sa bag, iikot ko yan sa mga simbahan ng Greater Manila dahil commitment ng ating bishop na tulungan. Hindi naman natin sasabihin ikakampanya, tulungan lang. Kaya nasa inyo yon. Kung sino man ang inyong presidente, walang problema sa akin. Sabi ko nga, sa araw na ito, pula ang ating suot. Kaya sino yung nakapula? Oh. Pero bukas, pwede ring pink ang ating suot. At sa sunod na araw, puti. At yung ibang walang suot, pwede na. Ang simbahan natin, walang inindorso na presidente. Mayroon lang itinuturo sa atin na dapat ang presidente natin may takot sa Diyos, may kakayahang mamuno, at hindi masusuhulan o walang bahid na katiwalian. Sa araw na ito, sana ipangako natin na maraming iniligtas ng Panginoong Hesus, at sana'y huwag tayong magkamali para sa kinabukasan ng ating bayan. Piliin natin ang taong may takot sa Diyos, hindi masusuhulan, at may kakayahang mamuno sa atin para sa kinabukasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.